radio station. We are broadcasting. Hindi naman kasi lahat, you know, magugustuhan ako. And that doesn't make me less of a queen. Nasasaktan man sa mga akusasyon laban sa kanya, iginit ni Miss Universe Philippines Rabiya Mateo na lumaban siya ng patas. Ang Miss Universe Philippines organization na raw ang sasagot sa mga alegasyon ng Dayaan. Makichika kay Aubrey Carampel. Miss Ilo-Ilo! Ang pagkapanalo ng kauna-unahang Miss Universe Philippines na si Rabiya Mateo ng Ilo-Ilo nahaluan agad ng kontrobersya. Nagpasa rin kasi si Miss Taguig City na si Sandra Lemonon. Anya, the truth always comes out. Karma is real. At tea time soon because we deserve justice. Matapos nito, nag-post naman si Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsupli. Ang mga tunay daw na reyna, marunong tumanggap ng pagkatalo at kritisismo at marunong tumanggap ng pagkilala ng may pagpapakumbaba. Bagay na tila sinagot ni Lemonon ng isa pang post. Anya, real queens play fair and don't cheat. Lalong uminit ang usapin ng hindi dumalo sa coronation viewing party ang Miss Quezon City at Miss Universe Philippines second runner-up na si Michelle Gumabao. Sabi ni Michelle, nagdesisyon siyang umuwi kahapon ng umaga matapos mabatid in advance na hindi siya ang nagwagi. Kaya niya raw tanggapin ang pagkatalo. Ang mahirap daw ay ang mga pag-uusisa kung bakit siya natalo. Dahil dito, umugong sa social media ang mga komento at akusasyon na ang nanalong si Rabiya gumamit daw ng sarili niyang makeup artist, bagay na ipinagbabawal sa competition rules ng Miss Universe Philippines organization. May mga nag-aakusa rin na ibinigay sa kanya in advance ang tanong para sa question and answer portion. Ang mga akusasyon na ito, mismong ang Miss Universe Philippines organization daw ang sasagot. Pero si Rabiya, iginigiit na lumaban siya ng patas. As much as I want people to love me, hindi naman kasi lahat, you know, magugustuhan ako. And that doesn't make me less of a queen. So ngayon, it's a test of character. It's, you know, a test of faith. Pero alam ko kasi na I played the game right and fair. Naiintindihan din daw niya na hindi lahat ay matutuwa sa kanyang pagkapanalo. Pero aminado siyang nasasaktan din daw siya sa mga akusasyon. Some of the girls din na, you know, may sinasabi, they've been my friend din during the competition. And hindi naman ganun yung treatment nila sa akin all throughout. So I'd like to, you know, still remember them as somebody who were there nung nahihirapan ako when I was struggling, rather than those people who are bitter about, you know, my success. I need to understand where they're coming from. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.